Alam niyo ba mga kabarangay na ang theme song ng Barangay Love Stories na pinamagatang Ala-Ala ay nabuo noong 2001 sa collaboration namin nina Maestro Jimmy Jurado, Papa Gasti at Papa Bono? Nagsimula ito sa isang katuwaan lang. Sa tulong siyempre ng Radio GMA Vice President Sir Glenn Aliona, di sukat akalaing makikilala at mamahalin din pala ang kantang ito sa buong Pilipinas. Yaman ng ala-ala sa buhay mong taglay. Kapalaran. Sabi nila, tao ang pipili ng magiging kapalaran niya. Magkakaiba tayo ng kapalaran. Ang iba, sinuerte. Ang iba naman, minalas. Para sa akin, hindi tao ang gumagawa ng kanyang kapalaran. Walang kung sino man ang may kontrol kung suswertehin siya o mamalasin. Dahil ang kapalaran, hindi pinagdedesisyonan. Hindi pinaghahandaan. Kundi kusang darating sa'yo nang hindi mo alam kung ano ang hatid sa buhay mo. Malas o swerte, walang nakakaalam. Magandang hapon mga kabarangay. Nais kong ibahagi sa inyo ang kwentong magpapaalala sa inyo kung gaano kayo kaswerte sa buhay nyo ngayon. Isang kahig, isang tuka ka ba? Walang pambili ng mga bagong gamit. Hirap sa pagbayad ng tuition fee. Current bills o water bills. Walang sasakyan o marangyang pamumuhay. Ngayon pa lang sinasabi ko sa iyo kabarangay, maswerte ka. Maswerte tayo. Ako po si Papa Van. At ito ang Barangay Love Stories dito sa Barangay 89.3. Sigaw ng iyong
ng alaala sa buhay mo. Magandang hapon po sa lahat ng tagapakinig ng tanyag na programang Barangay Love Stories. Ako si Julius from Amulong. 26 na po ako ngayon at single. Mahirap lang ang buhay namin. Tanging pagsasaka ang ikinabubuhay ng aming pamilya. Isang kahig, isang tuka. Kaya bata pa lamang ako ay nangarap na akong balang araw ay magiging maayos ang buhay namin. Ang sabi ko sa sarili ko, gagawin ko ang lahat. Mapabuti lang ang pamumuhay namin. 7 kaming magkakapatid. Nag-iisa ang babae, si Ate Jen. Siya lang ang nakatapos sa amin. Masinop kasi siya sa pag-aaral at kahit mahirap ay pinagsabay niya ang pag-aaral at trabaho. 6 kaming lalaki. Si Kuya Jay na siyang panganay. Si Kuya Jom. Ako. Jess. Si Jesu. At ang bunso namin, si Joe. Bata pa lamang ako ay sanay na ako sa trabahong bukid. Kapag wala kaming klase ay tinutulungan namin magkakapatid si tatay sa bukid. Mahirap ang maging isang magsasaka, Papa Van. Babad sa init ng araw, nasinamahan pa ng pagkababad sa tubig maghapon. Gabi na kapag uuwi sa bahay. Pagod na pagod sa maghapong pagtatrabaho. Kakain ng payak na hapunan. At matutulog sa matigas na papag. Kinabukasan, gigising ka ng maaga para ituloy ang naiwang trabaho sa bukid. Kapag ganong napapagod na ako sa pagtatrabaho ay kinakausap ako ni tatay. Tiis-tiis lang anak, makakaraos din tayo. Madalas sabihin ni tatay na nakangiti kahit pagod na sa pagtatrabaho. Bakit tayo naging mahirap, tay? Yung iba, ang sarap-sarap ng buhay. Sagot ko. Julius, hindi tayo mahirap. Walang mahirap na tao. Nasa atin lang kung paano natin tingnan ang kalagayan natin. Ako, kapag tinitingnan ko kayo ng mga kapatid mo, sinasabi ko sa sarili ko na ang yaman ko. At ang yaman ko, walang katumbas na presyo. Sabi niya, sabay tapik sa balikat ko. Kapag ganong sinasabi niya yon ay tumatahimik na ako. Tama si tatay. Nasa tao kung paano niya tingnan ang kalagayan niya sa buhay. Napakasimple lang naman ang pangarap ko, Papa Van. Ang makapagtapos ng pag-aaral, at matulungan ng mga kapatid ko. Kahit tumutulong sa bukid ay nagagawa naman naming isabay ang pag-aaral naming magkakapatid. Hindi naging balakid ang hindi namin pagkakaroon ng masarap na baon, lumang uniform at butas ang tsinelas para mag-aral. Ako ay isang anak mahirap. Isa sa mga hindi ko makakalimutang pangyayari sa buhay ko ay nung nasa second year high school na ako. Pauwi na ako sa bahay noon kasama ang mga barkada ko. Malayo ang lalakarin namin. May sasakyan naman pero para makatipid ay pinagtitiisan naming maglakad. Hindi naman nakakapagod dahil habang naglalakad ay nagbibiruan kami. Isang barkada ko ang sobrang kulit at nangiliti sa akin.
Nang akmang habulin ko siya ay eksakto namang may humarurot na tricycle na parating at huli na para umilag dahil nasagin na ako. Tumilapon ako ng ilang metro at gumulong-gulong. Dinig kong sigawan ng mga barkada ko pero tanging kadiliman na lang ang nakita ko. Hanggang sa mawalan ako ng malay. Pagmulat ng mga mata ko ay nasa ospital na ako. Si Kuya Jay ang unang namulatan ko. "Anong pangalan mo?" tanong niya na nagpakunot sa noo ko. "Anong pangalan ko?" turo ko sa sarili ko. "Oh, anong pangalan mo?" tanong niya. "Bakit mo tinatanong?" Naiirita na tanong ko. "Eh may sugat kasi sa ulo mo. Baka kako naapektuhan na ang pag-iisip mo." Sagot niya na kinamot ang ulo. Natawa ako kay Kuya Jay. Inakala niya palang na amnesia na ako. Babangon sana ako sa ospital nung maramdaman ko ang biglang pagkirot ng buong katawan ko. "Huwag ka munang magkikilos. Nakrack ang buto mo sa paa. Kailangang masemento," sabi ng doktor. Sabi ni Kuya Jay sabay alalay sa akin. "Anong ibig mong sabihin? Lumpo na ako, kuya?" Naiiyak na sabi ko. "Hindi naman siguro. Sabi naman ng doktor, hindi naman grabe ang nangyari sa'yo." Alanganing sagot niya. "Ayokong maging lumpo, kuya. Ayoko." Humahagulgol na sabi ko. "Hindi, hindi. Gagawin namin ang lahat. Huwag lang mangyari sa'yo ang iniisip mo." Sagot ni kuya. Iyak ako ng iyak sa ospital. Mabuti na lamang hindi ako iniwan ni Kuya Jay. Makalipas ang isang oras ay dumating ang mga magulang ko. Pati si nanay noon ay naiyak nung makita nila ang itsura ko. Alam kong nag-aalala sila sa akin pero isa pang nagpapahirap sa damdamin nila ay ang gagastusin sa ospital. Isang linggo akong namalagi sa ospital. Nakasaklay ako noon nang iuwi nila ako sa bahay. Sabi ng doktor ay mabuti na lamang at hindi malala ang nangyari sa akin dahil kung napuruhan ako ay baka pagiging lumpo ang bagsak ko. Mula noon ay sa bahay na lang ako na malagi. Hindi muna ako nakapasok sa eskwela. 2 buwan din akong nakasaklay Papa Van. Makalipas ang 2 buwan ay nagawa ko ng maglakad na walang saklay. Bumalik na ako sa pag-aaral. Makalipas ang 3 taon ay graduate na ako ng high school. Excited ako noon na tumuntong sa kolehiyo. Gusto kong makapagtapos bilang pulis. Pero bago magpasukan ay kinausap ako ng mga magulang ko. Nasa hapagkainan kami noon at kasalukuyang naghahapunan. "Anak, hindi ka muna magkokolehyo. Wala tayong sapat na pera para sa pag-aaral mo." Malungkot na sabi ni tatay. Nagulat ako noon pero sabi ko sa sarili ko, kailangan kong makapagtapos ng pag-aaral para sa mga pangarap ko. "Walang problema, tay. Magwo-working student ako tulad ni Ate Jen," sagot ko. "Pero anak, hindi lang yun. Walang makakasama ang tatay mo sa bukid," sabi naman ni nanay. "Pero paano pag-aaral ko? Gusto kong mag-aral, nay, tay," pagsusumamo ko. "Kapag nakaraos tayo, anak, itutuloy mong pag-aaral mo. Pansamantala lang to," sagot ni tatay. Hindi ako umimik. Hindi ko matanggap na hanggang dun na lang ang pag-aaral ko. Pero wala naman akong magawa kundi sumang-ayon. Naawa na rin ako kay tatay dahil may edad na siya at alam kong tinitiis na lang niya ang pagtatrabaho sa bukid. Mula noon ay naging taong bukid na ako. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos ay itak at hindi ballpen ang hawak ko.
Kapag ganung napapagod ako, hindi ko maiwasang maiyak sa kalagayan ko. Sinasabi ko noon sa sarili ko na balang araw, makakabangon din kami sa kahirapan. Huwag damdamin ang kasawian. Alam niyo ba na ang broadcast quality ng Barangay Love Stories Tugigaraw ay nasa pangangalaga ni na Engineer Rodel Contilio, Engineer Reggie Dayag at Chief Engineer Rodel Dumapal ng Audio Quality and Editing Department at Miss Florence Reyes, aka Mami Mili, ang Barangay 89.3 Program Director. Dahil sa kanilang galing, nagiging mas kaabang-abang at nakakawili ang Barangay Love Stories Tugigaraw. At ngayon, ang pagpapatuloy ng tampok na kwento sa Barangay Love Stories. Akala ko habang buhay na ako sa putik, pero mabait ang Diyos dahil isang araw, may magandang balita para sa akin ang kapitbahay naming galing Maynila. May inaalok siyang trabaho sa akin sa kanyang pinagtatrabahuan. Dahil na rin sa pagod sa gawaing bukid ay grinab ko na ang opportunity na makaalis sa sakahan. 16 years old lamang ako nung magpunta ako ng Maynila, pero hindi ako natakot. Mas malaki ang pangangailangan ko at ng pamilya ko kaya naglakas loob akong lumayo. Magaan lang naman ang trabaho, paglilitsyon ng manok. Ang nagpapahirap lang sa akin ay ang pagkalayo ko sa mga magulang at kapatid ko. Tiniis ko lahat ng lungkot at pangungulila hanggang lumipas ang isang buwan at matanggap ko ang unang sahod ko. Tuwang-tuwa ako noon, Papa Van. Kakaiba yung pakiramdam na kumikita ka. Kahit kakarampot lang ang kinikita ko ay masayang-masaya ako. Simula noon ay nakakapagpadala ako ng kaunti para sa pag-aaral ng mga kapatid ko. Marami akong mga naging kaibigan sa Maynila. At kahit papano ay nakaka-adjust na ako sa takbo ng pamumuhay doon. Pero pinatikim lang pala sa akin ang lungsod. Dahil makalipas ang 6 na buwan ay pinapauwi na ako ni tatay. Hindi na daw niya kasi kayang magtrabaho sa sakahan ng mag-isa. Naawa ako sa kanya, kaya kahit alam kong mahirap magtrabaho sa bukid ay nag-decide pa rin akong umuwi. Tulad ng dati ay nahirapan talaga ako sa bukid, pero kapag nakikita ko si tatay na walang reklamo ay nagtitiis na lang ako. Mahirap magtrabaho sa ilalim ng sikat ng araw, kaya nung maluwag-luwag ng trabaho sa bukid ay nagpasya muli akong maghanap ng trabaho. Isang kaibigan ang nagrekomenda sa akin sa kumpanyang pinagtatrabahuan niya. Kung saan-saan kami pupunta dito sa Cagayan. Ilang araw pa lang ako sa trabaho nung makilala ko ang babaeng unang nagpatibok ng puso ko. Si Che. Unang pagkikita namin ni Che nung bumili ako sa katabi ng tinitirhan naming sari-sari store. Nagbabantay siya sa tindahan ng tita niya. Maganda si Che. Simple at laging nakangiti, kaya nabighani ako sa kanya. Unang kita ko pa lamang sa kanya ay nahulog ng loob ko, pero wala akong lakas na loob na kausapin siya. Nagkasya na lamang akong titigan siya kapag bumibili ako sa kanila. Dumaan pa ang mga araw hanggang hindi ko na mapigilan ang nararamdaman ko kay Che. Kaya kahit may alinlangan ay naglakas loob akong kunin ang cellphone number niya. Mabuti na lamang at hindi ako napahiya dahil ibinigay naman agad ni Che ang number niya. Mula noon ay nakaka-text ko na lagi si Che. May mga pagkakataon din na nakakausap ko siya kapag nataong siya ang bantay sa tindahan. Marami akong nalaman sa kanya.
Ganon din siya sa akin. Isang araw habang abala si Che sa pag-aayos sa mga paninda nila ay naglakas loob akong kausapin siya. Ay, kumusta? Bati ko. Isang matamis na ngiti ang agad kong nakuha kay Che. Okay lang naman. Ikaw? Sabi niya na abala pa rin sa pag-aayos. Okay lang din pero may iniinda lang. Sagot ko na nagpatigil sa kanya sa pag-aayos at hinarap ako. Bakit? May sakit ka ba? Tanong niya sa tonong nag-aalala. Oo, meron. Dito. Sagot ko sabay turo sa tapat ng puso ko. Natawa si Che sa akto ko pero natuwa ako sa sagot niya. Eh, baka kaya kong gamutin yan. Sabihin mo lang. Nakangiting sabi niya. Talaga? Eh, gusto sana kitang ligawan, Che. Lakas loob na sabi ko. Okay. Matipid niyang sagot. Okay? As in, okay sa'yo na ligawan kita? Tanong ko pero ngumiti lang si Che. Kahit hindi niya sinagot ang tanong ko, alam kong malaki ang pag-asa ko sa kanya. At tama nga ako, Papa Van. Dahil ilang linggo pa lang ang nakakalipas mula nung magsabi akong liligawan ko siya ay nakuha ko ang matamis niyang oo. Unang GF ko si Che at mahal na mahal ko na siya. Kapag nakikita ko ang matatamis niyang ngiti ay nakukumpleto ang araw ko. Masarap din siyang kausap at napakalambing. Yun nga lang, hindi kami laging nakakapag-usap dahil busy ako sa trabaho. Idagdag mo pa na napupunta kami sa iba't ibang lugar. Mabuti na lamang at naiintindihan niya ang kalagayan ko. Bukod sa pamilya ko ay naging inspirasyon ko si Che. Kapag pagod ako sa maghapong pagtatrabaho, makausap ko lang siya ay napapawi na lahat ng pagod ko. Nung nagkapera ako ay niyaya ko siyang manood ng sine na pinaunlakan naman niya. Unang date namin yun ni Che. Sinundo ko siya sa tindahan ng tita niya at nagpunta kami sa Brixton Mall. Bago manood ay kumain muna kami sa food court. Pagkatapos nun ay nanood na kami ng sine. Walang pagsidla ng ligayang nararamdaman ko noon. Matagal kaming nagkasama ni Che. Nagkaroon kami ng tsansang makapag-usap ng sarilinan. Nasa loob kami ng sinehan nung hawakan ko ang kamay niya. Napakalambot noon. Nakakatawang isipin dahil ako pa ang kinabahan nung magdaop ang aming mga palad. Wala na sa pinapanood namin ang atensyon ko noon. Narinig ko ang malakas niyang paghinga. Alam kong apektado din siya sa sitwasyon. Gustong gusto kong haplusin ang mukha ni Che noon pero natatakot akong masamain niya yon. Isa pa, wala akong lakas na loob na gawin yon kaya nagkasya na lamang ako sa paghawak sa kanyang malambot na palad. Madilim na nung ihatid ko si Che sa bahay nila. Masayang masaya ako noon. Lalo akong nahulog kay Che. Lalo kong napatunayan sa sarili kong mahal na mahal ko siya. Ang isang kinabiliban ko sa kanya ay ang kasimplehan niya. Wala siyang arte. Nagtagal ang relasyon namin ni Che, Papa Van, pero isang araw ay nadestino ako sa Ilocos. Malungkot si Che nung magpaalam ako sa kanya pero sabi ko, tatawag-tawagan ko naman siya lagi. Huwag kang mambabae dun ha, paalala niya. Oo naman, hindi kita pagpapalit kahit kanino. Promise, sagot ko. Promise yan ha.
Natawag-tawag ka. Mamimiss kita. Naiiyak na sabi niya. Tumango lang ako noon. Matagal pa kami nag-usap ni Che hanggang magpaalam na akong aalis dahil bibiyahe pa kami papuntang Ilocos. Kahit magkalayo ay naging maayos pa rin naman ang relasyon namin pero di kalaunan ay lagi na kaming nagkakatampuhan. May mga pagkakataon kasi na hindi ko siya matawagan dahil na rin sa mahal ang load at busy ako sa trabaho. Isa pa, nag-iipon ako para sa pag-aaral ng mga kapatid ko. Pinaintindi ko kay Che ang kalagayan ko. Mabuti na lamang at hindi naman siya tuluyang bumitaw sa relasyon namin. Dumaan pa ang mga buwan, maswerte akong nadistino ulit dito sa Tugigaraw. Masayang masaya ako noon kasi bukod sa malapit lang sa family ko ay makikita at makakasama ko ulit si Che. Kapag day off ko ay umuwi ako sa bahay. May dala-dala akong mga grocery items. Kitang-kita ko ang ligaya sa mukha ng mga kapatid ko sa tuwing makikita nila ako na may hawak akong supot. Kailan ka ulit uuwi, kuya? Tanong ni Jess habang nilalantakan ang inuwi kong apple. Lagi akong uuwi dito at lagi akong mag-uuwi ng madaming-madaming pagkain. Natutuwang sagot ko. Naluluha ko noon sa tuwa dahil nakikita kong masaya ang mga kapatid ko. Ang mama ko naman ay natutuwa dahil kumpleto na naman ang gamit niya pang kusina. Sa hirap kasi sa baryo namin ay malimit lang makatikim ng masarap ang pamilya ko. Dahil na rin malayo ang bilihan at isa pa, wala talagang perang pambili. Kapag nakikita ko ang ligaya sa mga mata ng pamilya ko ay maligaya na rin ako. Wala akong ibang pangarap noon kundi ang mabigyan ng magandang kinabukasan ng mga kapatid ko at maging masaya ang mga magulang ko. Kapag nakikita ko ang mga ngiti nila ay napapawi ang lahat ng pagod ko. Salamat anak sa lahat ng sakripisyo mo, sabi ni tatay. Isang gabing kausap ko siya sa harap ng bahay namin. Wala yun, tay. Gagawin ko ang lahat para sa inyo. Pagpasensyahan nyo na lamang ngayon dahil maliit pa lamang ang kinikita ko. Hayaan nyo, kapag naging pulis ako, giginhawa rin tayo. Bibilihin ko lahat anuman ang hilingin nyo. Magpapatayo tayo ng magandang bahay, tay. Kayo ni nanay, magpapahinga na lang at wala kayong poproblemahin dahil sagot ko lahat. Puno ng determinasyon, sabi ko. Lumipas ba ng panahon? Alaala ay naroon sa isip mo, sa puso mo. Hanggang sa kailanman, kwento na. Alam nyo ba, mga kabarangay, na ang may emosyong lyrics ng Barangay Love Story Theme ay mula mismo sa creator ng programang ito na pinagkakautangan ng Barangay 89.3 Tugigaraw City ng malaking utang na loob. Siya ay walang iba, kundi si Ginoong Virgilio Oralio na mas kilala bilang Papa Bono. Halakhak at iyak, ligaya at lungkot.
Salamat anak. Alam kong nahihirapan ka rin pero hindi ka sumusuko. Makakaraos din tayo. Sabi niya na maluha-luha. Nakangiti lang ako noon. Ini-imagine ko lahat ng karangyaang pinapangarap ko para sa pamilya ko. Gagawin ko lahat. Lahat-lahat para maabot ang mga pangarap ko. Hindi ako tumigil sa pagtatrabaho, Papa Van. Alam kong darating ang araw na aanihin ko ang tamis ng tagumpay. Dahil na rin sa pagpapakita ko ng sipag sa trabaho ay nagustuhan ako ng boss ko kaya nagtagal ako sa trabaho. Isang araw habang nagpapahinga ay kateks ko si Che. Niyaya niya akong magkita kami. Alam niya kasing day off ko pero hindi ko napagbigyan dahil nataon na uuwi ako sa bahay nung araw na yon. Alam kong nagtatampo siya dahil hindi ko na siya nabibigyan ng oras. Pero nanaig ang pagkamis ko sa pamilya ko. Kaya tinuloy ko pa rin ang pag-uwi sa amin. Nasa sasakyan na ako noon at excited na maiuwi sa mga kapatid ko ang mga pinamili kong pagkain. Tulad ng dati ay walang pagsidlan ang saya ng mga kapatid ko, lalo na ako. Bandang hapon nung dumating sa bahay ang kaibigan ko nung high school at nagyaya ng inuman. Dahil matagal na rin namang hindi ako nakakatikim ng alak ay pinagbigyan ko na siya. Ang sabi ko, konti lang iinumin namin dahil kailangan ko pang bumalik kinabukasan sa Tugigaraw dahil pinababalik ako ng manager ko. Marami kaming napagkwentuhan. Isa na doon ang girlfriend kong si Che. Eh kailan mo aasawahin yun? Biro niya. Matagal pa tol. Mag-aaral pa ako at pag-aaralin ko pa ang mga kapatid ko. Sabi ko. Baka maunahan ka ng iba. Mahirap ang tumandang mag-isa. Walang mag-aalaga sa'yo. Sabi niya. Ngumiti lang ako noon. Masyado pa akong bata para matakot na mag-isa. Mahal ko si Che pero kapag hindi kami nagkatuluyan, alam kong marami pa akong makikilalang iba. Focus muna ako sa pamilya ko. Sila ang priority ko. Kinabukasan, pabalik na ako ng Tugigaraw nang mapadaan ako sa bahay ni Uncle Jose. Nagkukwentuhan kami ng mga bagay-bagay. Maya-maya nanghingi siya sa akin ng sigarilyo. Ngunit nung kapain ko ang bulsa ko ay wala ang sigarilyo ko. Saglit, balikan ko lang sa bahay, sabi ko at akma ng tatalikod nang bigla niya akong hilain sa kamay. Nagtataka ako noon. Huwag kang babalik. Malas ang bumalik sa bahay kapag nakaalis ka na. Pigil na niya sa akin. Nako, Uncle, hindi naman siguro, natatawang sabi ko. Huwag mong tawanan ang pamahiin na yan. Walang masama kapag sumunod. Wala namang mawawala sa'yo, sabi niya. Wala akong nagawa noon kundi sumunod na lang kay Uncle. Nagpabili na lang siya ng sigarilyo niya sa pinsan ko. Makalipas ang ilang minuto ay lumakad na ako. Malayo-layo pa kasi ang tatahakin ko bago makabalik sa Tugigaraw. Nasa isang oras na lakaran bago makarating sa ilog at sasakay ng bangkang demotor bago makarating sa highway. Malapit na ako sa ilog nang matisod ako sa nakausling bato sa daan at malas na napigtas ang tsinelas ko. Nagpasya akong bumalik sa bahay dahil alangan namang pupunta ako ng Tugigaraw na paapaalang. Pabalik na ako sa bahay nung madaanan ko si Mang Pedring na kapitbahay namin habang nagdadamo sa mga pananim niyang mais. Oh, saan ka pupunta? Gunot noong tanong niya. Napigtas kasi itong tsinelas ko, Uncle. Papalitan ko lang sa bahay, sagot ko. Nako, malas yan, sabi niya. Ngumiti lang ako.
ayoko na kasi ng madami pang usapan. Ilang metro na lang ang layo ko sa bahay nang maalala ko ang paalala ni Uncle sa akin na bawal bumalik sa bahay kapag may lakad ka. Nag-aalangan na ako noon. Halos 10 minuto akong nakatayo sa daan. Nagtatalo ang isip ko hanggang nakapagdesisyon akong tumuloy na. Sayang naman ang nilakad ko kung aatras ako. Isa pa, hindi talaga ako pwedeng pumunta ng Tugigaraw na nakapaa-paa. Nadatnan ko si tatay na nagsisiga ng dahon at kumunot ang noo nang makita niya ako. Oh, bakit ka bumalik, Julius? Tanong ni tatay. Napigtas yung tsinelas ko, tay. Paira muna tsinelas mo, sabi ko. Sige, pero ipagpabukas mo ng pagpunta mo sa Tugigaraw, anak. Baka kung ano pang mangyari sa'yo, sabi niya. Pati ba naman ikaw, tay? Nako, walang mangyayaring masama sa akin. Sabi-sabi lang yun ng mga matatanda, sagot ko. Basta, mag-iingat ka, anak, paalala ni tatay. No problem, tay. Safe na safe akong uuwi dito next week, sabi ko bago ako nagpaalam sa kanya. Naglakad na ako palayo sa bahay. Ilang metro pa lang nalalakad ko nang mapalimon ako kay tatay. Nakatingin pa rin siya sa akin at parabang sinasabihan niya ako na mag-ingat. Tumango lang ako kay tatay at tumuloy na sa paglalakad. Nang makarating ako sa tabing ilog ay nakita ko muli si Uncle Pedring na nagpapahinga sa batuhan. Kung bakit nandito ka, Julius? Huwag mong sabihing tutuloy ka. Kunot noong sabi niya. Kailangan, Uncle. Tinatawag na ako ng boss ko eh. Sagot ko. Hindi pa pwedeng ipagpabukas mo na lang? Aba, delikado. Huwag mong nilalang ang pamahiin. Nagbabalang sabi ni Uncle Pedring. Ngumiti na lang ako para hindi na humaba ang usapan. Kailangan ko rin talagang bumalik ng Tugigaraw para sa trabaho ko. Sakay na ako ng bangka nung lingunin ko si Uncle Pedring. Tulad ni tatay ay nakatingin siya sa akin at parang sinasabihan ako na mag-ingat. Dama ko na ang pagkabog ng dibdib ko noon. Si Uncle Jose, Uncle Pedring at tatay. Tatlong tao ang nagbigay babala sa akin. Kumikit na lamang ako at nag-usal ng dasal na sana walang masamang mangyari sa akin. Noong pasakay na ako ng van ay lalong kumabog ang dibdib ko. Sinubukan ko na lang pumikit muli at nag-usal ng dasal hanggang makarating kami dito sa Tugigaraw. Matawa-tawa pa ako nung makapasok na ako sa trabaho. Sinasabi ko sa sarili kong wala naman palang katotohanan ng mga kasabihang yan. Mula noon ay tuluyan ko nang tinanggal sa dibdib ko ang takot na may mangyayaring masama sa akin. Nagpatuloy ako sa trabaho. Kinabukasan ay pumunta kami ng apari dahil doon ang rota namin. Mamalagi kami ng ilang araw doon. Kapag wala akong ginagawa ay nagte-text kami ni Che. Ang sabi niya, pagbalik ko sa Tugigaraw ay kailangan naming magkita dahil ipapakilala niya ako sa mga magulang niya. Excited ako noon kaya nung araw na nang uwian ay hindi ako mapakali. Miss na miss ko nang makita at makausap si Che. September 20, 2008. Araw kung kailan kami muling magkakasama ni Che at sa wakas ay makikilala ko na ang pamilya niya. Sabado ng hapon yon. Umuwi muna kami sa tinutuluyan namin para kunin ang mga gamit. Alas 4 ng hapon nung handa na kami sa pagbabalik namin ng Tugigaraw. Tatlo kaming magbibiyahe. Dalawang motor ang gamit namin. Solo ko sa isang motor dahil magkaangkas ang katrabaho kong si Vince kasama niya ang girlfriend niya sa isang motor. Mabilis ang patakbo ni Vince dahil nag-aalala siyang gabihin kami sa daan. Dahil delikado, lalo na pag umulan.
kabado ako noon dahil hindi ako sanay na magbiyahe ng ganung kalayo na nakamotor, kaya nung tumigil ang kasama ko para umihi ay kinausap ko siya. Tol, hinay-hinay lang sa pagpapatakbo. Baka kung mapano tayo, sabi ko. Gagabihin tayo, tol. Mas delikado kapag madilim na, sagot niya. Wala akong nagawa kundi sundan ang katrabaho ko dahil muli niyang pinaharurot ang motor niya. Hindi ko na alam kung gaano kabilis ang patakbo ko nung biglang tumaas ang lahat ng dugo ko sa katawan. Dahil biglang may dumaang itim na pusa. Bahagya kong nawalan ng balanse, pero mabuti na lamang at muli kong nakontrol ang manibela. Maswerte lang na hindi ko nadali ang pusa dahil siguradong babaliktad ako sa bilis ng patakbo ko. Sa nervyos ko ay napahinto ako sa gilid ng daan. Hawak-hawak ko noon ang dibdib ko sa sobrang nervyos. Bumalik sa isipan ko ang paalala ni Tatay, Uncle Jose, at ni Uncle Pedring tungkol sa pamahiin. Nadagdagan pa ng pusang itim na sinasabing may masamang pangitain. Nasa ganun akong sitwasyon nung napansin kong tumigil din si Vince at sinanyasan niya akong tumuloy na kami. Kasabay ng malalim na paghinga ay muli kong pinatakbo ang motor ko. Dumidilim na noon ang paligid at nagbabadya pa ng malakas na ulan. Lalong bumilis ang takbo namin. Ilang metro lang ang layo ko sa kanya. Malayo-layo na ang narating namin. Nasa bandang lalo na kami nang biglang parang tumigil ang mundo ko. Mistulang naging slow motion ang lahat. Isang nakaparadang sasakyan sa gilid ng daan ang nasa harapan ko, at kahit na anong pilit kong kontrolin ang manibela ay huli na. Pumikit na lamang ako, at alam kong katapusan ko na nung maramdaman kong tumama ang katawan ko sa matigas na bagay. Huwag ka nang tumuloy. Hindi magandang pangitain yung babalik ka pa sa bahay kapag nakaalis ka na. Malas! Malas! Paulit-ulit na narinig ko habang tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Ang huli kong natatandaan ay ang itsura ni Tatay habang kumakaway sa akin nung paalis ako ng bahay. Magulo. Maingay. At iba-ibang boses ang naulinigan ko. Isang pamilyar na boses ang paulit-ulit na sumisigaw ng tulong. Si Vince. Hindi ko may galaw ang buong katawan ko. Nananakit ang likuran at mahapdi ang iba't ibang parte ng katawan ko. Maya-maya pa eh, naramdaman kong may bumuhat sa akin. Kahit malabo ay alam kong nasa loob na kami ng ospital. Hindi ko mailarawan kung gaano kasakit ang likod ko noon, pataas sa batok ko. Inihiga nila ako sa ospital bed. Naramdaman ko pa ang pagtahi nila sa sugat ko sa ulo. Nakakakilabot na sakit ang aking naramdaman, kasunod ng pamamanhid ng buong katawan. Bago ako tuluyan na iginupo ng antok ay nag-usal pa ako ng dasal na sana maligtas ako. Nagkamalay akong lumuluha. Namamaga ang mga sugat na sinapit ko sa aksidente. Si Vince ang namulatan kong nagbabantay sa akin. Kitang-kita ko sa mukha niya ang labis na pag-aalala.
kundi sana kita minadali, tol. Wala sanang nangyaring masama sa'yo, sabi niya. Wala kang kasalanan, tol. Aksidente ang nangyari. Tsaka, buhay pa ako, sagot ko. Nahirapan akong magsalita noon. Nang subukan kong bumangon na hindi ko magawa. Hindi ko may galaw ang katawan ko. Tanging braso ko lang ang naigagalaw ko. Naiiyak na ako noon. Unang pumasok sa isip ko ang pamilya ko. Paano na lang sila kapag hindi na ako tuluyang makakilos? Kasama kong umiiyak noon si Vince. Maya-maya pa dumating si Jess at si tatay. Pumalahaw sa iyak si tatay nung makita niya ang itsura ko. Tay, buhay pa ako. Huwag niyo akong iyakan ng ganyan. Lumuluhang sabi ko kay tatay. Niyakap niya ako ng mahigpit. At sinabing ililipat nila ako sa Tugigaraw. Dala na nila noon ang ambulansya ng LGU ng Amulong. Inilipat nga nila ako sa CVMC Papa Van. Agad akong sinuri ng doktor. Marami akong pinagdaanan na medical procedures. Makalipas ang isang araw, lumabas na ang resulta ng mga test. Isang kagimbal-gimbal na balita ang dumating sa amin. Acute spinal cord injury, C7. Ang resulta sa mga test na isinagawa sa akin. Nadali ang spinal cord ko kaya hindi ko may galaw ang buong katawan ko. Awang-awa ako sa sarili ko noon. Paano na ako? Paano na mga kapatid ko? Paano pa ako magpupulis? Paano ko gagawin ang pinapangarap kong bahay para sa pamilya ko? Paano na? Humahagulgol ako noon kasabay ng pamilya ko. Ang importante, anak, buhay ka. At naniniwala akong gagaling ka, sabi ni tatay. Hindi ako nagsasalita noon. Nawawalan na ako ng pag-asa. Walang pakiramdam ang buong katawan ko at di ko may galaw. Masakit ang leg ko pababa hanggang spinal cord. 5 ang sugat ko sa ulo. Mabuti daw may helmet ako noon dahil kung wala, siguradong basag ang ulo ko at milagrong mabubuhay pa ako. Isang linggo akong inobserbahan sa CVMC. Matapos ang obserbasyon ay sinabi ng doktor na kailangan akong mailipat sa Philippine Orthopedic Center sa Quezon City. Kailangan kong mailipat doon sa madaling panahon dahil mas kompleto sa gamit at nakafocus sila sa mga kagaya kong may kaso sa buto. Kinabukasan ay dumating si Kuya Jay, panganay namin. May dala-dala siyang pera. Inutang daw niya sa mga katrabaho niya. October 3, 2008, makalipas ang isang linggo ay inilipat ako sa Philippine Orthopedic Center. Naging mas malaki ang gastos namin.
mahal ng gamot pati mga medical procedures na ginawa sa akin. Pati maliit na sakahan namin ay nabenta na. Lahat na pwedeng may sanlang gamit, sinanla na. Mahirap ang pinagdaanan ng pamilya ko para mailigtas ako sa kamatayan, Papa Van. Naghilom ang mga sugat ko sa katawan pero nanatiling walang pakiramdam. Hindi ko pa rin maigalaw. Pag-ihi, pagbawas, at pagligo ay sa kama lahat ginagawa. Mabuti na lamang at hindi ako kailanman sinukuan ng pamilya ko. Kapag tulog ang bantay ko sa ospital ay umiiyak na lamang ako. Awang-awa ako sa sarili ko pati sa pamilya ko. Hindi ko matanggap na isa na akong inutil. Walang kwenta. Paalaga. Pasanin. Hindi ko na malayan na humahagulgol na pala ako kaya nagising si nanay na bantay ko. Niyakap niya ako ng mahigpit habang lumuluha. Bakit ako nagkaganito, Nay? Bakit? Tama na, anak. Makakaya natin lahat ng to. May awang Diyos. Ayoko, Nanay. Pagod na pagod ako. Nahihirapan na ako sa sitwasyon ko. Huwag kang susuko. Hindi ka namin pababayaan, anak. Magpakatatag ka. Sorry, Nay. Alam kong nahihirapan na rin kayo. Sorry. Sorry. Niyakap lang ako ni nanay ng mahigpit. Hindi niya ako binitawan hanggang nakatulog ako. Alam niyo ba mga kabarangay na ang rap version ng Barangay Love Story Theme na Ala-Ala ay isa na namang collaboration namin ni Maestro Jimmy Jurado kasama ang isa sa mga matitinding local rap artist ng Cagayan Valley. Ricky Guim. Ilalagay, ilalahad, ilalapat sa sulat, baka sakaling mabawasan aking dinaranas. At Puy Tumaliwan ng Kana in saxophone. December 29, 2008, bago magbagong taon at 3 buwan matapos ng aksidente ay inilabas ako ng ospital at inuwi ako dito sa Cagayan. Kahit papano ay may konting development na sa akin noon dahil naigagalaw ko na ang mga braso ko. Inuwi nila ako sa bahay. Tulad sa ospital ay nakahiga lang ako. Lahat-lahat ng pangangailangan ko, inihahatid sa akin ng pamilya ko. Maraming gabing iniyakan ko ang kalagayan ko, Papa Van. Awang-awa ako sa sarili ko noon. Wala na akong kwenta. Isa akong inutil. Imbes na tumulong sa pamilya ay naging pabigat pa ako. Matanda na noon ang mga magulang ko pero wala silang choice kundi magtrabaho pa rin. Si tatay ay nakikisaka na lang noon. Alam kong nahihirapan na siya pero hindi siya sumuko. Napakasakit sa akin na makitang hirap ang mga mahal ko pero wala akong magawa kundi umiyak sa isang sulok. Dumaan ang mga buwan at taon. Natanging higaan at wheelchair lang ang kasama ko. Walang pagbabago sa akin. Ang sabi ng doktor ay magpa-physical therapy ako para madali akong makarecover pero
wala kaming perang gagastusin para doon. Tanging pagdarasal lang ang nagagawa naming mag-anak. Mga kapatid ko at magulang ko ang matyagang nanghihilot sa akin sa paniniwalang makakatulong yon para muli akong makalakad. Ang sabi ni tatay, makakaya namin lahat basta sama-sama kami. Pero dumating ang isa pang pagsubok sa pamilya namin dahil nagkasakit si tatay. Nagkaroon siya ng pleural infusion o tubig sa baga. Hirap na hirap kami noon dahil wala kaming sapat na pera para sa pagpapa-ospital. Gabi-gabi akong umiiyak. Napakahirap isipin na wala na kaming ibang magawa kundi tanggapin na lang ang kapalaran ng pamilya namin. Dinala si tatay sa ospital dahil lumala na ang sakit niya. Hindi siya nakakahinga ng maayos at malaki ang ibinagsak ng kanyang katawan. Kahit hirap na hirap ay si tatay mismo ang nagsasabing iuwi na siya sa bahay dahil wala na kaming pera. Ang sabi niya kung mamamatay lang din naman siya, gusto niya sa bahay na lang. Durog na durog ang puso ko noon sa itsura niya. Hirap na hirap siyang huminga. Kung dati ay lagi akong mag-isa sa hinihigaan kong papag, sa pagkakataong yun ay kasama ko na si tatay. Pareho kaming nanghihina. Isang umaga habang abala ang mga kasama namin sa bahay ay nakapag-usap kami ng sarilinan ni tatay. Umiiyak ako noon dahil mabigat pa rin sa akin ang makita sa ganong sitwasyon ng tatay ko. Oh, bakit ka umiiyak? Tanong niya sa akin. Wala tay, nahihirapan lang akong makita kang ganyan. Sagot ko. Ano ka ba? Sinasamahan lang kita dito. Alam kong naiinip ka na. Nakatawang sagot niya. Pero kasabay yun ay ang kanyang pag-ubo. Hindi ako umimik. Pero muling nagsalita si tatay. Huwag niyo akong alalahanin. Kaya ko pa naman. Pahinga lang to. Sarili mo ang intindihin mo, anak. Napakabata mo pa, sabi niya. Ayos lang ako, tay. Kayo ang inaalala ko. Parang malala ka na. Lumuluhang sabi ko. Kaya ko pa. Tsaka wala tayong pera para sa mahal na gastusin sa ospital. Gagaling ako. Gagaling tayo pareho. Sabi niya. Wala na akong nagawa noon. Lumipas pa mga araw. Palala ng palala ang kalagayan ni tatay. Hindi na siya makakain ng maayos. Wala ding improvement sa akin. Tanging kamay ko lang ang naigagalaw ko. Nanatili akong baldado. At kinakailangan pang buhatin para maiupo sa wheelchair. Magbabalik ang Barangay Love Stories kasama si Papa Van makalipas ang ilang sandali. June 26, 2012. Nasa labas kami ng bahay pareho ni tatay para makasagap ng hangin. Hindi na siya nakakapagsalita ng maayos noon. Mahina at hirap na siyang bumigkas ng salita. Kinakausap ko siya noon pero nakatingin lang siya sa akin. Sa mga titig niya ay kitang-kita ko ang kanyang paghihirap.
Bago magtanghalian ay pinasok na siya ng kapatid ko sa loob ng bahay. Kapag ganun ay oras na para punasan ng maligamgam na tubig ang katawan niya para ma-relax. Mula sa kinalalagyan ko ay kitang-kita ko kung paano dumaing sa sakit si tatay kapag gumagalaw siya. Tumutulo ang luha ko noon. Hindi ko mapigilan ang sarili kong malungkot at matakot sa nakikita kong lagay niya. Matapos siyang mapunasan ay nakatulog siya sa papag. Titig na titig pa rin ako noon kay tatay. Awang-awa ako sa itsura niya. Maya-maya pa ay dumating si nanay at inutusan niya ang kapatid kong gisingin si tatay para makapagmeryenda. Nakamasid lang ako noon sa nangyayari sa loob ng bahay. Nilapitan siya ni Ading Jess at bagyang tinapik sa balikat para gisingin. Pero walang reaksyon mula kay tatay. Inulit pa ng kapatid ko ang pagtapik kay tatay pero wala pa ring reaksyon. Kitang-kita ko ang pagbabago ng emosyon ng kapatid ko. Bigla siyang tumayo at tumakbo sa kusina sabay sigaw ng tulong kay nanay. Humahagulgol na ako noon. Masama na ang kutob ko lalo na at nakita ko ang nakalaylay na kamay niya sa gilid ng papag. Gusto ko siyang lapitan pero kahit anong pilit ko ay ayaw makisama ang mga paa ko. Tay, tay, huwag mo kaming iwan, tay. Hagulgol ko. Pilit ko pa rin iginagalaw ang mga paa ko para sana lapitan ng tatay ko. Maya-maya pa ay nakita ko na ang humahangos na si nanay at ang kapatid ko. Henry, gising na! Gising na! Umiiyak na sabi ni mama pero tulad kay Ading Jess ay wala siyang reaksyon. Doon na napalahaw ng iyak si nanay. Wala na. Wala nang tatay niyo. Iniwan na tayo ng tatay niyo. Hagulgol niya. Gusto kong tumakbo palapit kay tatay. Gusto ko siyang yakapin pero hindi ko magawa. Minumura ko ang mga paa kong ayaw makisama. Ang mga paa kong walang silbi. Napapikit na lang ako noon. Wala akong magawa. Kahit sana lapitan man lang ang tatay ko. Nakaupo lang ako sa wheelchair ko habang humahagulgol. Masakit para sa amin ang pagpanaw ni tatay. Pero kailangang tuloy pa rin ang buhay. Mananatili na lang ang lahat ng magagandang alaalang iniwan niya sa amin. Ang maging matatag sa lahat ng darating na pagsubok. Mabilis na lumipas ang taon. May 2014, lalong lumala ang kalagayan ko. Takot na takot ako dahil nagsusuko ako ng dugo at hirap na akong huminga. Nagkaroon na rin ako ng madaming bed sores sa kahihiga. Makirot ang bawat sugat sa katawan ko. Pero ang tanging pagluha lang ang nagagawa. Hirap na din si nanay na makita akong nahihirapan. Siya at mga kapatid ko ang matyagang nag-aalaga sa akin. Alam kong nahihirapan na rin sila pero niminsan na hindi ko sila narinig na nagreklamo.
kung kani-kanino kami humihingi ng tulong sa mga kaibigan, kamag-anak, kapitbahay, at gobyerno. Inupload din sa Facebook ang mga larawan ko habang nakahiga sa aking papag. Makikita ang mga larawan ko doon na nangangayayat na at kahit nahihiyang ipakita ay naglakas loob din akong i-upload pati kuha ng mga bed sores ko. Papa Van, hirap na po ako sa kalagayan ko. Sumulat ako sa inyo hindi para magbigay ng inspirasyon sa mga tagapakinig, pero para humingi ng tulong. Nawawalan na ako ng pag-asa, Papa Van. Pati pambili ng mga gamot para paglinis ng mga sugat ko ay hirap na kami. Kapag mag-isa ako sa aking higaan ay umiiyak na lang ako. Kasabay ng pagkirot ng aking mga sugat at ang sakit ding tanggapin na malabo na akong makalakad. Ang sabi ng doktor noon, 1% lang ang tsansa kong makalakad muli. Sa 1% ako kumakapit. 1%'ng sinamahan ko ng pagtitiwala sa Diyos at pagmamahal ng aking pamilya at mga kaibigan. 26 na ako ngayon. Hindi ko alam kung makakahanap pa ako ng makakasama ko sa buhay. Si Che. Mula nung maaksidente ako ay nawala na rin ang communication ko sa kanya. Lately lang nalaman ko sa Facebook na may pamilya na siya. Masakit sa akin yun pero wala na akong magagawa. Hanggang dito na lang po muna ang kwento ko at sana mapili din na mabasa. Lagi akong nakikinig ng inyong programa. Mula sign on hanggang sign off. Kayo ang kasakasama ko sa papag at wheelchair ko. Ang akala ko noon ay hanggang tagapakinig na lang ako sa napakasikat at napakatanyag na programang Barangay Love Stories. Mabuti na lamang may nag-udyok sa akin na ishare ang kwento ko. Gusto ko ding pasalamatan ang kaibigan kong matiyagang nagtatype ng kwento ko. June 26 ang death anniversary ni Tatay. Kung nasan man siya ngayon, sana masaya siya. Maraming salamat sa lahat-lahat, Tay. Alam kong hindi ako nakapag-iwan ng ngiti sa inyong mga mukha dahil hindi happy ending ang kwento ko. Pasensya na. Pero maraming salamat pa rin sa pakikinig. Salamat din Papa Van at sa lahat ng bumubuo ng Barangay 89.3. God bless us all. Lubos na nagpapasalamat. Julius. Ng araw, pag-ikot ng mundo, buhay mo'y tuloy sa pagtakbo. Yan po ang kwento ng buhay ni kabarangay nating si Julius Kalibuyot ng Amulong, Cagayan. Mga kabarangay, alam kong marami sa inyo ang naawa sa kalagayan ngayon ni Julius. Kami ay handang maging tulay para sa inyong mga tulong para sa isang kabarangay nating nahihirapan. Kung gusto nyong makita at makibalita sa kalagayan ni Julius, hanapin nyo lang sa Facebook ang pangalang Julius Tolentino Kalibuyot.
J-U-L-I-U-S. Yan po ay Julius Tolentino Calibuyot. C-A-L-I-B-U-Y-O-T. O www.facebook.acoh.x.julius. Nung nakarang linggo ay may natanggap tayong magandang balita mula kay Julius. Dinala siya ng LGU Amulong sa Orthopedic Center sa Maynila para malunasan ang mga iniinda niyang sakit. Ang pinakahuling balita namin sa kanya ay inoobserbahan pa siya kung kinakailangan siyang operahan dahil sa kanyang mga hindi pangkaraniwang bed sores. Sa totoo lang, mali ang sinabi ni Julius na hindi siya sumulat dito para magbigay inspirasyon sa atin. Dahil nasisiguro ko na kahit sa ang anggulo mo tingnan, isa kang inspirasyon sa lahat, Julius. Sa loob ng 6 na taon mong paralitiko, hindi ka nawalan ng pag-asa. Sabihin mang ikaw ay lagyang nakahiga, pero sa amin, ikaw ay nakatayo ng matikas sa pagharap sa mga pinagdadaanan mong pagsubok. Habang ikaw ay nakatayo, Julius, kami naman ang uupo at titingala sa iyo nang may 100%ng paghanga. Get well soon, Julius. Be strong and God bless you. Narito po muli ang Facebook ni kabarangay nating si Julius. www.facebook.acoh.x.julius o i-type ang Julius Tolentino Calibuyot. Inyo pong narinig ang kwento ng buhay at pag-ibig ng kabarangay nating si Julius Calibuyot sa direksyon ni Mami Mili. Kung gusto naman ninyong ibahagi ang inyong love stories, pa-email na lang po sa papavan893@gmail.com. That's papavan893@gmail.com. Palike na rin po ang Papa Van sa Facebook. Maraming salamat kay Papa Bono na siyang nagpasikat sa napakatanyag na programa sa radyo, ang Campus Love Stories, na ngayon ay Barangay Love Stories na nationwide. Salamat din kay Papa Jimmy Jurado na siyang kumanta sa napakamadamdaming Barangay Love Story theme na pinamagatang Ala-Ala. Sa ngalan po ng mga experts sa technical department na sina Engineer Estelito Tongski Kalweng, Engineer Oliver Versky Kagumbay, at Chief Engineer Rodel Rodsky Dumapal, ako po si Papa Van, ang inyong kakwentuhan dito sa Barangay Love Stories Tugigaraw. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Where there seems to be no